ko nang matagal kang inggit sa akin. At alam ko nang matagal mo nang gusto ang kinilang mundo. Talaga namang nakakainis at nakakapanggalaiti ang aktres na si Lauren Yang kapag gumaganap siya bilang malditang kontrabida. Kaya naman na-curious ako kung paano nga ba matutuhan ang pagiging kontrabida sa harap ng kamera. Ako yung mukhang prinsesa at ikaw yung pangit na kinakahiya ng lahat ng tao. So guys, kontrabida tips with Lauren Yang! Meron talagang ganun. Sige, ano bang mga dapat kong matutunan? Well, one, you have to master yung mga ganun-ganun ng mata. Two, mga sampal. Nako, yung sampal. And three, pananabunot. Yun yung basis ng kontrabida. Kasi yun naman yung ginagawa dapat namin. Dapat nananabunot siya. Tumitingin lang kami. Okay. So one, mata-mata. Okay. This is what they call mata-mata acting. Mata-mata acting. Okay, go. Mata-mata lang. Okay. So, halimbawa, may ka-eksena ka. Usually, ang mga kontrabida, wala naman kami sinasabi. Titignan ka lang namin ng masama. Tapos dapat gets mo na yung message namin. Mm-hmm. Gaganto ka lang. So, una, make your eyes big. Tapos, kilay. Tapos, liit mata. Tapos, laki ulan. Umiikot-ikot lang yun dun. Oh, yan! Another one! Another one! Ang hirap pala. Pag, halimbawa, ka-eksena mo yung bida. Okay. Tapos may sasabihin siya. Okay. Tapos ayaw mo yung sasabihin niya. One, just roll your eyes. Ganun lang. Roll your eyes. Pak! May labi pa. Oh, saan ka? May bolos na kami. Pwede din! From mata-mata acting, level up ang Kontrabida 101 namin ni Lauren dahil sampala naman ang next. So, ito. Diba, ito yung kamay natin. Mm-hmm. Focus mo dyan, kuya. Okay, focus. Char lang, wag. So, ito yung kamay. Okay. Gagamitin natin yung palad. Oo, palad natin. Sampal. Para masakit. Mm-hmm. Pero syempre, hindi mo pwedeng saktan yung ka-eksena mo. Because that's mean. That's real kontrabida na. So, ito. Dapat? Itong ito lang. So, imbis na this is the one that lands. Ito. Yeah. See? Ito kasi, walang tunog, pero masakit. Oo, ito, hindi masakit may tunog. Oo nga. See, I could slap myself again and again. Yeah. It doesn't hurt. Yeah. Diba? So you go, try. Try it on me. Pero may... Char! Pero oo nga, kahit diba? Konti lang, konti may tunog lang. Na siya. Yung trick, para mukha siyang sobrang lakas, babuelo ka. Ah, so malayo dapat? Malayo. Pero, pinanggalingan. Pag malayo kasi usually, malakas yung impact. Okay. So you have to control your arm. Na pagdating dito, parang tapik lang, pero may tunog. Yeah. Okay. You're the queen snake. Mang-aak. Sa isang eksena ng Marimar, napabalitang na-ospital daw si Lauren matapos gawin ang sampalang scene nila ni Megan. Kasi hindi siya nag-sampal 101 with Lauren. Okay. Kaya mali ang sampal niya sa akin. Ang nagamit niya ay yung palad niya. And tumama sa ear. Sa tinga mo. Naku, kaya na clinic ka, na hospital ka. Yeah, but that's over. It's part of, you know, yeah, work. It's part of okay. Work. Dahil ikaw, gumagawa ka na rin ng sarili mong pangalan sa industriya, si Megan ganun din. May pagkakataon ba na nakukumpara pa rin kayo sa isa't isa? I think given naman na yun, bilang magkapatid kami, parehas kami ng babae, mm-hmm. We're in the same show, mm-hmm. Same network, iko-compare kami. Mm-hmm. But then, wala, kilala namin yung mga sarili namin. Yeah. And we know what's right. We know what's wrong, we know what's real, and we know what's not real. Mm-hmm. If you would think na laging may competition yung dalawa, walang-wala, lagi sila nagtutulungan. Yun ang maganda sa young sisters. At ito naman si Lauren. Ayaw niya talaga mahilera sa mga beauty pageants. Gusto niya talaga na manalo ng acting award at talagang mapatunayan na meron siyang tatak dito sa showbiz. Okay, so kanina may ano tayo, rolling ng eyes, meron tayong sampal, meron tayong sabon. So, usually kasi, diba, mga actors, they wear fake hair, extensions, yes. Or nakatali, ganyan. The trick para hindi siya masakit, hindi mo dito kukunin sa baba. Pag ito, masakit, diba? Pag sa dulo, ay, oo. Wow. Masakit siya, diba? So, what we do is, here. So dapat sa ano sa dito sa taas sa anit sa taas sa baba.